pornografiya, pagsasalsal, at iba pang sekswal na kasalanan. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit naghanap sila ng maraming imbensyon. Ecclesiastes chapter 7 verse 29. Panimula. Tanong, sa anong edad natin sisimulan ang pagtuturo sa mga bata tungkol sa mga kasalanang sekswal? Sagot, sa sandaling gumawa sila ng kamangmangan. Ang edad na 18 o edad na 13 ay huli na. Huling-huli na. Ang lahat ng mga kasalanang sekswal, actually lahat ng kasalanan, na ginawa ng isang matanda ay yaong mga hindi itinuro, itinuwid at dinisiplina noong siya ay bata pa lamang. Kung hindi inyo tuturuan ang inyong mga anak tungkol sa pakikipagtali, may ibang bagay o tao na magtuturo sa kanila. Ituturo ito ng pornografiya at hindi nyo iyon magugustuhan. Hindi nyo iyon magugustuhan. Ang kamangmangan ay nakatali sa puso ng bata. Proverbs chapter 22 verse 15. Ang mga kasalanang sekswal ay kamangmangan. Ang kamangmangan ay kasamaan. Ang ugat ng kasamaan ay ang pag-ibig sa pera. Sa makatuwid, ang ugat ng mga kasalanang sekswal at lahat ng kamangmangan ay ang pag-ibig din sa pera. Sapagkat ang pag-ibig sa pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. 1 Timothy chapter 6 verse 10. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Romans chapter 3 verse 23. Sapagkat ang sinumang tutupad sa buong batas at gayon may nagkakasala sa isang punto ay nagkakasala na sa lahat. James chapter 2 verse 10. Sa paningin ng tao, ang isang bata ay hindi pa nakagawa ng mga kasalanang sekswal tulad ng pagsasalsal, pakikiapid, pangangalunya, pakikipagtalik sa mga pokpok at iba pa. Ngunit sa paningin ng Diyos, siya ay nagkasala na dahil nakagawa na siya ng mga kamangmangan. Kung ang isang tao, anuman ang edad, ay lumabag sa batas ng Diyos sa isang punto, siya ay nagkasala na sa lahat. Kaya hindi rin masyadong maaga para ipakilala ang isang bata sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus Christ, ang walang kasalanan na anak ng Diyos na tumupad sa buong batas. Narito, ang mga bata ay pamana ng Panginoon at ang bunga ng bahay bata ay kanyang gantimpala. Psalm chapter 127 verse 3. Siyang hindi namamalo ay galit sa kanyang anak, ngunit siyang umiibig sa kanya ay pinarurusahan siya ng maaga. Proverbs chapter 13 verse 24. Sa pagkatakot sa Panginoon ay matibay na pagtitiwala at ang kanyang mga anak ay magkakaroon ng dakong kanlungan. Proverbs chapter 14 verse 26. Paluin mo ang iyong anak habang may pag-asa at huwag mag-alala ang iyong kaluluwa sa kanyang pag-iyak. Proverbs chapter 19 verse 18. Sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka siya'y tumanda, hindi niya ito hihiwalayan. Ang kamangmangan ay nakatali sa puso ng isang bata, ngunit ang pamalo ng pagtutuwid ay ilalayo ito sa kanya. Proverbs chapter 22 verses 6 and 15. Huwag mong ipagkait ang saway sa bata, sapagkat kung hampasin mo siya ng pamalo, hindi siya mamamatay. Hahampasin mo siya ng pamalo at ililigtas mo ang kanyang kaluluwa mula sa impyerno. Proverbs chapter 23 verses 13 to 14. Ang pamalo at saway ay nagbibigay ng karunungan, ngunit ang batang pinabayaan sa kanyang sarili ay nagpapahiya sa kanyang ina. Ituwid mo ang iyong anak at bibigyan kanya ng kapahingahan. Oo, bibigyan niya ng kaluguran ang iyong kaluluwa. Proverbs chapter 29 verses 15 and 17. Ang lahat ng iyong mga anak ay tuturuan ng Panginoon at magiging dakila ang kapayapaan ng iyong mga anak. Isaiah chapter 54 verse 13. Paluin mo ang iyong anak at pagtrabahuin mo siya, baka ang kanyang kahalayan ay maging kasuklam-suklam sa iyo. Ecclesiastes chapter 30 verse 13. Kahulugan ng mga termino, pornografiya o pornography, naka-print o visual na material na naglalaman ng tahasang paglalarawan o pagpapakita ng mga sekswal na organs o aktibidad na nilayon upang pasiglahin ang erotiko
sa halip na aesthetic o emosyonal na damdamin, pagsasalsal o masturbation, pagpapasigla ng maselang bahagi ng katawan gamit ang kamay para sa sexual na kasiyahan, pagjojokol para sa mga lalaki, pagfi-finger para sa mga babae, paninilip o pangangalunya sa puso, voyeurism or adultery in heart, ang kasanayan ng pagkakaroon ng sexual na kasiyahan mula sa panonood sa iba kapag sila ay hubad o nakikibahagi sa sexual na aktibidad, pakikiabid o fornication, pakikipagtalik sa pagitan ng mga taong hindi kasal sa isa't isa, pangangalunya, adultery, voluntaryong pakikipagtalik sa pagitan ng isang may asawa at isang taong hindi niya asawa, prostitution, ang kasanayan o trabaho ng pakikipagtalik sa isang tao para sa pera, whoremongering, pakikipagtalik sa mga pokpok, mga kabastusan o kahalayan, concupiscence, malakas na sexual na pagnanais, pagnanasa, debauchery, labis na pagpapakasaya sa mga kasiyahan sa katawan at lalo na sa mga kasiyahang sexual, pag-uugaling may kinalaman sa sex, droga, alak at iba pa na kadalasang itinuturing na immoral, lasciviousness, isang mahalay na katangian, ang kalidad ng pagpukaw ng sexual na pagnanasa, lewdness, kahalayan, bulgar na sexual na katangian o pag-uugali, promiscuity, pagkakaroon ng maraming sexual na kapareha, hindi limitado sa isa o ilang sexual na kapareha. Homosexualidad, homosexuality, LGBTQIA+, sexual na atraksyon, romantikong atraksyon, o sexual na pag-uugali sa pagitan ng mga miyembro ng parehong kasarian, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Incest, ang mga sexual na relasyon sa pagitan ng mga taong nauuri bilang masyadong malapit ang kaugnayan sa isa't isa. Ang krimen ng pakikipagtalik sa magulang, anak, kapatid o apo. Panggagahasa, rape, isang uri ng sexual na pag-atake na kinasasangkutan ng pakikipagtalik o iba pang paraan ng pagtagos ng sexual na ari na isinasagawa laban sa isang tao nang walang pahintulot. Gangbang, ang sunod-sunod na panggagahasa sa isang tao ng isang grupo ng mga tao. Isang sexual orgy na kinasasangkutan ng mga pagsasalita ng kapareha. Kahayupan, bestiality, pakikipagtalik sa pagitan ng isang tao at isang hayop. Paraphilia, isang kondisyon na nailalarawan sa pamamagitan ng hindi normal na mga pagnanasang sexual, kadalasang kinasasangkutan ng matitindi o mapanganib na mga aktibidad. Sodomy, pakikipagtalik na kinasasangkutan ng anal sex at oral sex. Pagpasok ng ari ng lalaki sa butas ng puwet. Pagsubo ng ari ng lalaki sa bibig o bunganga. Blowjob o fellation. Zoophilia, sexual na atraksyon ng isang tao sa hayop na maaaring may kasamang karanasan ng mga sexual na pantasya tungkol sa hayop o ang paghahanap ng tunay ng pakikipagtalik dito. Group sex, ang pakikipagtalik sa maraming kapareha sa parehong oras. Halimbawa, threesome. Orgy, isang wild na party na mailalarawan sa pamamagitan ng labis na pag-inom at walang hiyang sexual na aktibidad. Swinging, ang pakikipagtalik sa grupo o ang pagpapalit ng mga kapareha sa loob ng isang grupo, lalo na sa nakagawiang batayan. Exhibitionism, pagpapakita ng ari ng isang tao o iba pang maselang bahagi ng katawan o pagkilos ng sexual sa publiko. Fetishism, isang anyo ng sexual na pag-uugali kung saan ang kasiyahan ay mahigpit na nauugnay sa isang particular na bagay o aktibidad o isang bahagi ng katawan maliban sa mga sexual na ari. Preterism, ang pagkilos ng paghawak o pagkuskos ng ari ng isang tao laban sa ibang tao sa isang sexual na paraan nang walang pahintulot nila upang magkaroon ng kasiyahang sexual o maabot ang orgasm. Masochism, ang hilig na magkaroon ng kasiyahan, lalo na ang sexual na kasiyahan mula sa sariling sakit o kahihiyan. Sadism,
ang hilig na magkaroon ng kasiyahan, lalo na ang sexual na kasiyahan mula sa pagdudulot ng sakit, pagdurusa o kahihiyan sa iba. Verses. At mapalad ang eunuch na sa pamamagitan ng kanyang mga kamay ay hindi gumawa ng kasamaan ni nag-iisip ng masama laban sa Diyos, sapagkat sa kanya'y ibibigay ang natatanging kaloob ng pananampalataya at isang mana sa templo ng Panginoon na higit na kaaya-aya sa kanyang pag-iisip. Wisdom of Solomon chapter 3 verse 14. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako na minamasdan ang masama at ang mabuti. Proverbs chapter 15 verse 3. Narinig ninyo na sinabi ng mga unang panahon, huwag kang mangangalinya. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang sinumang tumingin sa isang babae na may pagnanasa sa kanya ay nangalunya na sa kanya sa kanyang puso. At kung ang iyong kanang mata ay nakapagpapatisod sa iyo, ay dukutin mo at itapon, sapagkat mapapakinabangan mo na ang isa sa iyong mga sangkap ay mapahamak at hindi ang buong katawan mo ay itapon sa impyerno. At kung ang iyong kanang kamay ay nakapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo at itapon, sapagkat mapapakinabangan mo na ang isa sa iyong mga sangkap ay mapahamak at hindi ang buong katawan mo ay itapon sa impyerno. Matthew chapter 5 verses 27 to 30. At huwag kayong makiisa sa mga walang bungang gawain ng kadiliman, bagkus inyong sawayin sila, sapagkat nakakahiyang magsalita man lamang ng mga bagay na ginagawa nila sa lihim. Datapwat ang lahat ng mga bagay na sinasaway ay nahahayag sa pamamagitan ng liwanag, sapagkat lahat ng bagay na nahahayag ay liwanag. Ephesians chapter 5 verses 11 to 13. Patayin nga ang inyong mga sangkap na nasa lupa, pakikiapid, karumihan, labis na pagnanasa, masamang pagnanasa, at kasakiman, na siyang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito ay dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Colossians chapter 3 verses 5 to 6. Sa pamamagitan ng awa at katotohanan ay nalilinis ang kasamaan, at sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon ay humihiwalay ang mga tao sa kasamaan. Proverbs chapter 16 verse 6. Ang katuwiran ay nagpapataas sa isang bansa, ngunit ang kasalanan ay kahihiyan sa alinmang bayan. Proverbs chapter 14 verse 34. Huwag kang mangangalunya. Exodus chapter 20 verse 14. Huwag kang makipagtalik sa lalaki gaya ng sa babae. Ito'y kasuklam-suklam. Nihuwag kang makipagtalik sa alinmang hayop upang dungisan ang iyong sarili niyaon. Ni huwag tatayo ang sinumang babae sa harap ng hayop upang makipagtalik dito. Ito'y pagkalito. Leviticus chapter 18 verses 22 to 23. Dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa masasamang pag-ibig, sapagkat kahit ang kanilang mga babae ay pinalitan ang likas na gamit na laban sa kalikasan, at gayon din naman ang mga lalaki na iniwan ang likas na paggamit sa babae, nagniningas sa kanilang pagnanasa sa isa't isa, mga lalaki sa mga lalaki na gumagawa ng hindi karapat-dapat at tinatanggap sa kanilang sarili ang kabayaran sa kanilang kamalian na nararapat. Romans chapter 1 verses 26 to 27. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga hindi matuwid ay hindi magmamana sa kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid ni ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga binabae, ni ang mga mapang-abuso sa kanilang sarili sa sangkatauhan, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga sakim, ni ang mga lasenggo, ni ang mga manalait, ni ang mga manglulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. 1 Corinthians chapter 6 verses 9 to 10. Tumakas sa pakikiapid. Ang bawat kasalanan na ginagawa ng tao ay nasa labas ng katawan, ngunit ang nakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Ano? Hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyo? Sapagkat kayo'y binili na may halaga, luwalhatiin nga ninyo ang Diyos sa inyong katawan at sa inyong espiritu na sa Diyos. 1 Corinthians chapter 6 verses 18 to 20. Huwag kang pumasok sa landas ng masama, at huwag kang lumakad sa daan ng masasamang tao. Iwasan mo ito,
huwag kang dumaan dito. Tumalikod ka at lumisan ka, sapagkat hindi sila natutulog maliban kung sila ay nakagawa ng kasamaan at ang kanilang pagkakatulog ay inaalis, maliban na lamang kung sila ay makapagpapabagsak sa ilan, sapagkat sila'y kumakain ng tinapay ng kasamaan at umiinom ng alak ng karahasan. Proverbs chapter 4, verses 14 to 17. Leviticus chapter 18. At sinabi ng Panginoon kay Moises na sinasabi, "Salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ang ayon sa mga gawa ng lupain ng Ehipto na inyong tinahanan ay huwag ninyong gagawin. At ang ayon sa mga gawa ng lupain ng Canaan na aking dinadala sa inyo ay huwag ninyong gagawin. Nilalakad man kayo sa kanila mga palatuntunan. Gagawin ninyo ang aking mga kahatulan at tutuparin ninyo ang aking mga palatuntunan na inyong lakaran. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Inyong iingatan ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kahatulan na kung gawin ng tao ay mabubuhay siya sa mga yaon. Ako ang Panginoon. Walang sino man sa inyo ang lalapit sa kanino man na malapit sa kanyang kamag-anak upang ilantad ang kanilang kahubaran. Ako ang Panginoon. Ang kahubaran ng iyong ama o ang kahubaran ng ina ay huwag mong ililitaw. Siya'y iyong ina. Huwag mong ililitaw ang kanyang kahubaran. Ang kahubaran ng asawa ng iyong ama ay huwag mong ililitaw. Kahubaran nga ng iyong ama. Ang kahubaran ng iyong kapatid na babae na anak ng iyong ama o anak na babae ng iyong ina, maging siya ay ipinanganak sa bahay o ipinanganak sa ibang bansa, sa makatawid bagay ang kanilang kahubaran ay huwag mong ililitaw. Ang kahubaran ng anak na babae ng iyong anak na lalaki o ng anak na babae ng iyong anak na babae, sa makatawid bagay ang kahubaran nila ay huwag mong ililitaw, sapagkat ang kahubaran nila ay ang iyong kahubaran. Ang kahubaran ng anak na babae ng asawa ng iyong ama na ipinanganak ng iyong ama, siya'y iyong kapatid na babae, huwag mong ililitaw ang kanyang kahubaran. Huwag mong ililitaw ang kahubaran ng kapatid na babae ng iyong ama. Siya ay malapit na kamag-anak ng iyong ama. Huwag mong ililitaw ang kahubaran ng kapatid na babae ng iyong ina, sapagkat siya ay malapit na kamag-anak ng iyong ina. Ang kahubaran ng kapatid ng iyong ama ay huwag mong ililitaw. Huwag mong lalapitan ang kanyang asawa. Siya ay iyong tiyahin. Huwag mong ililitaw ang kahubaran ng iyong manugang. Siya ay asawa ng iyong anak. Huwag mong ililitaw ang kanyang kahubaran. Huwag mong ililitaw ang kahubaran ng asawa ng iyong kapatid. Kahubaran iyon ng iyong kapatid. Huwag mong ililitaw ang kahubaran ng isang babae at ang kanyang anak na babae. Nay, huwag mong kukunin ang anak na babae ng kanyang anak na lalaki o ang anak na babae ng kanyang anak na babae upang ilitaw ang kanyang kahubaran, sapagkat sila'y malapit niyang kamag-anak. Ito'y kasamaan. Ni huwag kang kukuha ng asawa sa kanyang kapatid na babae upang iligalig siya, upang ilitaw ang kanyang kahubaran, bukod sa isa sa kanyang buhay. At huwag kang lalapit sa isang babae upang ilitaw ang kanyang kahubaran, hanggat siya'y nahiwalay dahil sa kanyang karumihan. Bukod dito ay huwag kang sisiping sa asawa ng iyong kapwa upang dungisan ang iyong sarili sa kanya. At huwag mong ipaparaan sa apoy ang sino man sa iyong binhi kay Molek, ni lalapas tanganin mo man ang pangalan ng iyong Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kang sisiping sa lalaki gaya ng sa babae. Ito'y kasuklam-suklam. Ni huwag kang sisiping sa alinmang hayop upang dungisan ang iyong sarili niyaon. Ni huwag tatayo ang sinumang babae sa harap ng hayop upang sipingan. Ito'y pagkalito. Huwag ninyong dungisan ang inyong sarili sa alinman sa mga bagay na ito, sapagkat sa lahat ng ito ay nadumhan ang mga bansa na aking tinalayas sa harap ninyo. At ang lupain ay nadumihan, kaya't aking dinalaw ang kasamaan niyaon, at ang lupain ay sinuka ang kanyang mga nanananahan. Inyong iingatan ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kahatulan, at huwag kayong gagawa ng alinman sa mga karumal-dumal na ito, ni sino man sa inyong sariling bansa o sino mang dayuhan na nakikipamayan sa inyo, sapagkat lahat ng mga karumal-dumal na ito ay ginawa ng mga tao sa lupain na nauna sa inyo, at ang lupain ay nadumihan, upang hindi rin naman kayo iluwa ng lupain pagka inyong dinungisan, gaya ng pagluwa sa mga bansa na nauna sa inyo.
sapagkat sino mang gagawa ng alinman sa mga karumal-dumal na ito sa makatawid bagay ang mga kaluluwa na gumawa ng mga yaon ay ihihiwalay sa kanyang bayan. Kaya't inyong ingatan ang aking utos na huwag ninyong gawin ang alinman sa mga karumal-dumal na kaugaliang ito na ginawa ng una sa inyo at huwag ninyong dungisan ang inyong sarili doon. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Sa kayabangan ay kapahamakan at maraming kabagabagan, at sa kahalayan ay kabulukan at malaking kakulangan, sapagkat ang kahalayan ay ang ina ng kagutuman. Tobit chapter 4 verse 21. Ngunit idinagdag niya, ni hindi ka kakain ng liebre, isang uri ng kuneho. Sa anong dahilan? Upang ipahiwatig ito sa atin, huwag kang mangangalunya, ni ihalin tulad ang iyong sarili sa gayong mga tao. Dahil ang liebre bawat taon ay pinaparami ang mga lugar ng kanyang paglilihi. At sa napakaraming taon habang nabubuhay ito, gayon din ang mga lugar ng kanyang paglilihi. Ni hindi ka kakain ng hayina, iyon ay muli huwag maging mangalunya o maging tiwali sa iba, ni maging tulad sa ganyan. At bakit kaya? Dahil ang nilalang na iyon taon-taon ay nagbabago ng uri, at minsan ay lalaki at minsan ay babae. Dahil dito'y makatarungan din niyang kinapuotan ang wiso, sa layuning hindi sila matulad sa gayong mga tao na sa pamamagitan ng kanilang mga bibig ay gumagawa ng kasamaan dahil sa kanilang karumihan. Ni makikisama sa mga maruruming babae na sa pamamagitan ng kanilang mga bibig ay gumagawa ng kasamaan dahil ang ayup na iyon ay naglilihi gamit ang kanyang bibig. General Epistle of Barnabas chapter 9 verses 7 to 9. Lahat ng tinapay ay matamis sa isang nakikipagtalik sa mga pokpok. Hindi siya titigil hanggang sa siya'y mamatay. Isang tao na sumisira ng kasalan na nagsasabi ng ganito sa kanyang puso, sino ang nakakakita sa akin? Naliligiran ako ng kadiliman, tinatakpan ako ng mga pader, at wala nakakakita sa akin. Ano ang kailangan kong katakutan? Hindi aalalahanin ang kataas-taasan ng aking mga kasalanan. Ang gayong tao ay natatakot lamang sa mga mata ng mga tao, at hindi nakakaalam na ang mga mata ng Panginoon ay 10,000 beses na mas maliwanag kaysa sa araw, na minamasdan ang lahat ng mga lakad ng mga tao, at isinasaalang-alang ang pinakalihim ng mga bahagi. Alam niya ang lahat ng bagay bago pa man sila nilikha, gayon din pagkatapos na sila'y maging sakdal, ay tiningnan niya silang lahat. Ang taong ito ay parurusahan sa mga lansangan ng lungsod, at kung saan hindi niya pinaghihinalaan, siya ay dadalhin. Ganito rin ang mangyayari sa asawang babae na iniwan ang kanyang asawa at nagdadala ng tagapagmana sa iba, sapagkat una, sinuway niya ang batas ng kataas-taasan, at ikalawa, siya ay nagkasala laban sa kanyang sariling asawa, at pangatlo, siya ay nagpakapokpok sa pangangalunya at nagdala ng mga anak sa ibang lalaki. Ecclesiastes chapter 23 verses 17 to 23. Tatlong uri ng mga tao ang kinasusuklaman ng aking kaluluwa, at ako'y lubhang nasaktan sa kanilang buhay. Isang dukha na mayabang, isang mayaman na sinungaling, at isang matandang mangangalunya. Ecclesiastes chapter 25 verse 2. Ang pokpok ay ituturing na dura, ngunit ang babaeng may asawa ay isang tore laban sa kamatayan sa kanyang asawa. Ecclesiastes chapter 26 verse 22. Kupisal, pagsisisi, at pagpapanumbalik. Sapagkat ang taong matuwid ay nabubuwal na makapito at bumabangon uli, ngunit ang masama ay mauhulog sa kasamaan. Proverbs chapter 24 verse 16. Siyang nagtatakip ng kanyang mga kasalanan ay hindi giginhawa, ngunit sino mang nagpapahayag at iiwan ang mga yaon ay magkakaroon ng kaawaan. Proverbs chapter 28 verse 13. Huwag kang magalak laban sa akin o aking kaaway. Pagka ako'y nabuwal, ako'y babangon. Pagka ako'y naupo sa kadiliman, ang Panginoon ay magiging ilaw sa akin. Aking titiisin ang galit ng Panginoon, sapagkat ako ay nagkasala laban sa Kanya, hanggang sa Kanyang ipaglaban ang aking katwiran at magsagawa ng kahatulan para sa akin. Kanyang ilalabas ako sa liwanag at aking mamasdan ang Kanyang katwiran. Micah chapter 7 verses 8-9. Yamang tayo ngay may isang dakila at mataas na saserdote
na napasalangit, si Jesus na anak ng Diyos, ay ating panghawakang mahigpit ang ating pagkilala, sapagkat tayo'y walang dakilang saserdote na hindi mahihipo ng ating mga kahinaan, ngunit sa lahat ng mga punto ay tinukso gaya natin, gayon may walang kasalanan. Kaya tayo'y magsilapit na may katapangan sa luklukan ng biyaya, upang tayo'y magtamo ng kahabagan at makasumpong ng biyaya na tutulong sa oras ng pangangailangan. Hebrews chapter 4 verses 15 to 16. Kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid na patatawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. 1 John chapter 1 verse 9. Datapwat sa kanila na nagsisi, ipinagkaloob niya sa kanila ang pagbababalik at inaliw ang mga nabigo sa pagtitiis. Magbalik loob sa Panginoon at talikuran ang iyong mga kasalanan. Manalangin sa harap ng kanyang mukha at bawasan ang pagkakasala. Bumalik ka sa kataas-taasan at lumayo ka sa kasamaan, sapagkat dadalhin kanya mula sa kadiliman tungo sa liwanag ng kalusugan at kapuotan mong mainam ang kasuklam-suklam. Ecclesiastes chapter 17 verses 24 to 26. Anak ko, nagkasala ka ba? Huwag mo nang gawin, kundi humingi ng kapatawaran sa iyong mga dating kasalanan. Tumakas ka sa kasalanan na parang sa mukha ng ahas, sapagkat kung lalapit ka rito, kakagatin ka nito. Ang mga ngipin niyaon ay parang mga ngipin ng leyon na pumapatay ng mga kaluluwa ng mga tao. Ecclesiastes chapter 21 verses 1 to 2. Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob. Ayon sa karamihan ng iyong malumanay na mga kaawaan, ay pawiin mo ang aking mga pagsalangsang. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan. Sapagkat aking kinikilala ang aking mga pagsalangsang at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Laban sa iyo lamang ako ay nagkasala at ginawa ko itong kasamaan sa iyong paningin upang ikaw ay ariing ganap kapag ikaw ay nagsasalita at maging malinis kapag ikaw ay humahatol. Masdan, ako ay inanyuan sa kasamaan, at sa kasalanan ay itinaglihi ako ng aking ina. Narito, ninanasa mo ang katotohanan sa mga panloob na bahagi, at sa kubling bahagi ay ipakikilala mo sa akin ang karunungan. Linisin mo ako ng hisopo, at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako, at ako'y magiging lalong maputi kaysa niyebe. Iparinig mo sa akin ang kagalakan at kasiyahan upang ang mga buto na iyong binali ay magalak. Itago mo ang iyong mukha sa aking mga kasalanan at pawiin mo ang lahat ng aking mga kasamaan. Likhain mo sa akin ang isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong itapon sa iyong harapan at huwag mong kunin sa akin ang iyong banal na espiritu. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong kaligtasan. At alalayan mo ako ng iyong malayang espiritu. Kung magkagayo, ituturo ko sa mga mananalansang ang iyong mga daan at ang mga makasalanan ay magbabalik loob sa iyo. Iligtas mo ako sa pagkakasala sa dugo, O Diyos. Ikaw na Diyos ng aking kaligtasan at ang aking dila ay aawit ng malakas tungkol sa iyong katuwiran. O Panginoon, buksan mo ang aking mga labi at ipahahayag ng aking bibig ang iyong papuri. Sapagkat hindi mo ibig ang hain, kung hindi ay ipibigay ko, hindi ka nalulugod sa handog na susunugin. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na espiritu, ang bagbag at nagsisising puso, O Diyos, ay hindi mo hahamakin. Gumawa ka ng mabuti sa iyong mabuting kaluguran sa Sayon, itayo mo ang mga pader ng Jerusalem. Kung magkagayoy, malulugod ka sa mga hain ng katuwiran, sa handog na susunugin. At sa buong handog susunugin, kung magkagayoy, maghahandog sila ng mga toro sa iyong altar. Psalm chapter 51. Pumunta si Jesus sa bundok ng mga olibo, at maagang nagbalik siya sa templo, at ang buong bayan ay naparoon sa kanya, at siya'y naupo, at sila'y tinuruan. At dinala sa kanya ng mga eskriba at mga fariseo, ang isang babaeng nahuli sa pangangalunya niya. At nang mailagay na sila niya sa gitna, ay sinabi nila sa kanya, Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa pangangalunya niya, sa mismong akto. Sa kautusan nga ay inuutos sa amin ni Moises,
na ang mga ganyan ay dapat batuhin. Datapwat, ano ang sinasabi mo? Sinabi nila ito na tinutukso siya upang magkaroon sila ng akusasyon sa kanya. Ngunit si Jesus ay yumuko at sa pamamagitan ng kanyang daliri ay sumulat sa lupa na parabang hindi niya narinig ang mga ito. Kaya't nang sila'y magpatuloy sa pagtatanong sa kanya ay tumindig siya at sinabi sa kanila, ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. At ang mga nakarinig nito, palibhasa'y hinatulan ng kanilang sariling budhi, ay nagsialis na isa-isa, simula sa pinakamatanda hanggang sa huli. At si Jesus ay naiwan na mag-isa at ang babae na nakatayo sa gitna. At nang si Jesus ay tumindig at walang nakitang iba kundi ang babae, ay sinabi niya sa kanya, babae, nasaan ang mga nag-akusa sa iyo? Wala ba ng taong humatol sa iyo? Sinabi niya, walang tao, Panginoon. At sinabi sa kanya ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka at huwag ka nang magkasala. John chapter 8 verses 1 to 11. Datapwat ang kasalanan na nakakuha ng pagkakataon sa pamamagitan ng utos ay gumawa sa akin ng lahat ng uri ng pagnanasa. Sapagkat kung walang kautusan, ang kasalanan ay patay. Sapagkat nalalaman natin na ang kautusan ay espiritual, ngunit ako'y makalaman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatuwid bagay sa aking laman, ay walang nanananahan na mabuti. Sapagkat ang kalooban ay nasa akin, ngunit kung paano gawin ang mabuti ay hindi ko masumpungan. O kahabag-habag na tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan ng kamatayang ito? Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Kaya taglay ang pag-iisip ay naglilingkod ako sa kautusan ng Diyos, ngunit sa laman ang batas ng kasalanan. Romans chapter 7 verses 8 to 25. Walang tuksong dumating sa inyo, kundi yaong karaniwan sa tao. Natapwat ang Diyos ay tapat, na hindi niya papayagan na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya. Natapwat kasama ng tukso ay gagawa rin siya ng paraan upang makatakas, upang ito ay inyong matiis. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Pagkatapos nito ay nagkaroon ng pista ng mga Hudyo at si Jesus ay pumunta sa Jerusalem. Ngayon ay may isang tubigan sa Jerusalem sa tabi ng pamilihan ng mga tupa na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Bethesda na may limang portiko. Sa mga ito ay nakahimlay ang isang malaking pulutong ng mga taong walang kakayahan, mga bulag, mga pingkaw, mga lanta, na naghihintay sa paggalaw ng tubig. Sapagkat ang isang anghel ay lumusong sa isang takdang panahon sa tubigan at ginugulo ang tubig, kung gayon ang sino mang unang makalusong pagkatapos magalaw ang tubig ay gumagaling sa anumang sakit na mayroon siya. At naroon ang isang lalaki na may 38 taon na may karamdaman, na makita siya ni Jesus na nakahiga at alam niyang matagal na siyang ganoon. Sinabi niya sa kanya, ibig mo bang gumaling? Sumagot sa kanya ang lalaking walang lakas, Ginoo, wala akong katulong kapag naaalingaw-ngaw ang tubig upang ilagay ako sa tubigan. Datapwat habang ako'y dumarating ay may ibang lumusong bago ako. Sinabi sa kanya ni Jesus, bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At agad na gumaling ang lalaki at binuhat ang kanyang higaan at lumakad. At ang araw ding yaon ay Sabat. Sinabi nga ng mga Hudyo sa kanya na pinagaling, ngayon ay araw ng Sabat, hindi matuwid na buhatin mo ang iyong higaan. Sinagot niya sila, ang nagpagaling sa akin ay siya rin nagsabi sa akin, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Nang magkagayoy, tinanong nila siya, sinong tao ang nagsabi sa iyo, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? At ang pinagaling ay hindi nalalaman kung sino siya, sapagkat si Jesus ay lumayo na maraming tao sa dakong iyon. Pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo at sa kanya'y sinabi, narito, ikaw ay gumaling, huwag ka nang magkasala upang hindi dumating sa iyo ang lalong masama. John chapter 5 verses 1 to 14. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat mula rito ang mga isyu ng buhay. Proverbs chapter 4 verse 23. Hanapin ninyo ang Panginoon habang siya'y nasusumpungan.
Tumawag kayo sa kanya habang siya'y malapit. Iwanan ng masama ang kanyang lakad at ang liko ng kanyang mga pag-iisip. Abat lumambalik siya sa Panginoon at siya'y maaawa sa kanya at sa ating Diyos sapagkat siya ay magpapatawad ng sagana. Isaiah chapter 55 verses 6 to 7. Umiwas sa lahat ng anyo ng kasamaan. 1 Thessalonians chapter 5 verse 22. Una sa lahat ay maniwala na mayroong isang Diyos na lumikha at nagbalangkas ng lahat ng bagay sa wala sa isang nilalang. Nauunawaan niya ang lahat ng bagay at napakadakila lamang na hindi mauunawaan ng sino man. Siya ay hindi matukoy ng anumang mga salita ni maunawaan ng isip. Kaya't maniwala ka sa kanya at matakot sa kanya at sa pagkatakot sa kanya ay umiwas sa lahat ng kasamaan. Panatilihin ang mga bagay na ito at itapon ang lahat ng pagnanasa at kasamaan na malayo sa iyo. At isuot ang kabutihan at ikaw ay mabubuhay sa Diyos kung susundin mo ang kautosang ito. Second Book of Hermes chapter 1 verses 1 to 5.